purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta sa ating pagkabaga. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ginugunitan natin ngayon si San Bonifacio, obispo at martir ng sinaunang simbahan. At sa ating mabuting balita ngayon, pinaalalahanan tayo ng tunay na pagiging matapat sa ating pong Hesus Nazareno. Sa pagpapaalala ng kabutihan ng Diyos, naway matanggap natin ng buong buo ang kanyang kabutihan. At hayaan nitong baguhin ang ating mga buhay patungo at papalapit sa kanya. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya't dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang martir na si San Bonifacio ay makatuwang nawa namin sa pagdalangin upang ang pananampalatayang inilahad niya sa kanyang pagsasalita at nilagdaan ng kanyang dugong itinigis ng mga ayaw maniwala ay aming mapangatawanan at maihayag sa ginagawa namin araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ang simula ng aklat ni Tobit. Sa buong buhay ko, akong si Tobit ay nagsumikap na mamuhay ng matapat sa kalooban ng Diyos. Inugali ko ang pagkakawang gawa at naglingkod ako sa aking mga kamag-anak at mga kababayan na kasama kong napatapon bilang bihag sa Ninibe, Assyria. Nang makabalik ako sa aking tahanan, sa piling ng aking asawa at anak, ay panahon ng pagdiriwang ng Pentecostes, ang pista ng 7 linggo, at hinandugan nila ako ng isang masarap na salo-salo. Nang makita kong nakahain na ang masarap na pagkain, tinawag ko ang aking anak na si Tobias. Anak, ang wika ko, humanap ka rito sa Ninibe ng kahit sinong dukhang kababayan nating
tapat sa Panginoon. Dalhin mo siya rito at nang makasalo ko, daliin mo, hihintayin kita. Lumabas nga si Tobias upang humanap ng makakasalo ng kanyang ama. Ngunit bumalik ito agad na sumisigaw, "Tatay, tatay, bakit? Anong nangyari, anak?" Tugon ng ama, "May kababayan tayong binikti at itinapon sa palengke." Sagot ng anak, "Dahil sa narinig ko'y hindi na ako nakakain, halos patakbong iniwan ko ang hapag, pinuntahan ang bangkay, at dinala ko sa isang kubling puok upang ilibing paglubog ng araw. Matapos kong gawin ito, nagbalik ako sa amin, naglinis ng katawan, at kumaing nalulumbay. Noon ko nagunita ang pahayag ni Propeta Amos sa mga taga-Betel, ang inyong pagdiriwang ay magiging pagdadalamhati, at ang inyong kasayahan ay magiging panaghuyan. Nanangis ako. Paglubog ng araw, lumabas ako at humukay ng paglilibingan at ibinaon doon ang bangkay. Sa ginawa kong ito, pinagtawanan ako ng aking mga kapitbahay. Ang sabi nila, hindi na ba nadala ang taong ito? Ipinadakip na siya para patayin sa ganito ring kasalanan. Ngayon naglibing na naman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Magiging sagana sa kanyang tahanan, katarungan niya'y walang katapusan. Ang taong matuwid may bait at habag, kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Ang mapagpautang nagiging mapalad. Kung sa hanap buhay, siya'y laging tapat. Hindi mabibigo ang taong matuwid. Di malilimutan kahit isang saglit. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Magsitayo na po ang lahat. Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsimulang magsalita si Jesus sa mga punong saserdote
mga eskriba at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng mga talinghaga. Sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at binakuran niya ito. Humukay siya ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, iniwan niya ang ubasan sa mga kasama at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta niya ang isa niyang utusan upang kunin sa mga kasama ang kaniyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang utusan, binugbog at pinauwing walang dala. Ang may-ari nagpapunta uli ng ibang utusan, ngunit kanilang pinukpok ito sa ulo at dinusta. Nag-utos na naman siya sa isa pa, ngunit pinatay nila ang utosang iyon. Gayun din ang ginawa nila sa marami pang iba, may binugbog at may pinatay. Iisa na lang ang natitira na maaaring papuntahin sa kanila, ang kanyang minamahal na anak. Ito ang kahuli-hulihing pinapunta niya. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit ang mga kasama'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin at nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kanilang sinunggaban siya, pinatay at itinapon sa labas ng ubasan. Ano ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Paruroon siya at papatayin ng mga kasamang iyon at ang ubasay ibibigay sa iba. Hindi pa ba ninyo nababasa ang nasasaad sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siya naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Tinangka ng mga pinuno ng mga Hudyo na dakpin si Jesus sapagkat nahalata nilang sila ang pinatatamaan sa talinghagang iyon. Ngunit takot naman sila sa mga tao, kaya't hindi nila siya inanong at sila'y umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig. Isang mapagpalang araw po. Nakikilala ba natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay? Sa atin pong mabuting balita ngayon, nakita natin na gustong bigyang diin ng ating poong Hesus Nazareno kung sino siya bilang bugtong na anak ng Ama. At sa kanyang talinghaga o kwento ng isang ubasan, nakita natin na hinalintulad niya ang Ama sa may-ari ng ubasan na may ipinagkatiwalang mga tagapagsilbi. Subalit ang mga tagapagsilbi, lumaon ang panahon, naging makasarili. Nagpadala ng mga propeta ang Diyos. At parang inilarawan ito ng ating poong Hesus Nazareno, nga na pinadalang katiwala ng may-ari ng ubasan na nararapat lamang na diretsuhin, itama yung mga pamamaraan ng mga tagapagsilbi. Subalit, dala ng kanilang pagkamakasarili, pinapatay ng pinapatay ang lahat ng pinadala, naubos na. At sa isang marahas na pamamaraan, inilarawan ng ating pong Hesus Nazareno, wala nang maipadadala kundi ang anak. Nagtitiwala ang may-ari ng ubasan na ipadadala ang anak at igagalang siya. Subalit, si siya rin ay ipinapatay. Isang malinaw na larawan ng kasaysayan ng kaligtasan. Isang malinaw na larawan din ng mga pagkakataong tayo ay humaharap sa hamong patuloy na maging mabuti at maging matapat sa Diyos. No? Nakita po natin, simula't simula pa lamang sa panahon ni Moises, ay nagpapadala ang Diyos ng mga isinusugo niyang tao
upang iligtas ang bayang Israel. Nagpadala ng mga propeta, ng humirang ng mga hari, nagpadala ng mga isinugo niyang tapat sa kanya, pero hindi pa rin nakinig ang bayang Israel. Tumutungo pa rin sa mga diyos-diyosan, lumuluhod pa rin sa mga haring hindi nila dapat kinikilala, nagpapaalipin sa kung ano-anong kamunduhan at kasalanan. Hindi naniniwala sa pangako na ang siyang magiging matapat ay siyang pagkakalooban ng Diyos sa buhay at lagpas pa rito. Pero ang Diyos, nakita ba nating nanawa? Kung tayo nagsasawa, dahil minsan, talagang bahagi ng pagkatao, ang Diyos hindi nanawa. Umaasa ng pagbabago, umaasa ng pagkilala at pagbabalik loob sa Kanya, hanggang sa puntong dala ng matinding pag-ibig ang anak niya, ang Kanyang ipinadala. Ang anak naman niya ay buong pusong tinanggap ang misyong ito. At kahit nahaharap ang pagpapapatay, ay nanatiling tapat sa kalooban ng Ama. Dahil alam niyang ito ay para sa ikabubuti ng lahat. Ngayon, tignan natin ang ating mga sariling buhay. Sa kabila ng lahat ng mga pagkakamali natin, sa kabila ng lahat ng mga pagkakasala natin, sa lahat ng mga panahong inisip lang natin yung sarili natin, inisip lang natin yung perang kikitain at aangkinin natin, inisip lang natin yung kapangyarihan gusto nating panghawakan, inisip natin yung reputasyon na dapat ay mapanatili kahit kasiraan na ng iba ang kapalit, hindi ba't binibiyayaan pa rin tayo ng Diyos? At sa karaniwang kamalayan, yung isipin natin, di ba siya uto-uto? Pero hindi dala ng kawalan ng kamalayan yun. Sa bawat isa sa atin, naniniwala't humahawak pa rin ang Diyos sa posibilidad na may kabutihan pa kahit kakaunti. At yung kabutihang yun, ang Kanyang pupunlaan at gagawing panimula ng pagbabagong buhay. Kaya sana po ito yung nakikilala natin higit sa lahat. Kaysa yung mauuna yung mga hindi nasagot na panalangin, kaysa inuuna minsan yung isipin natin maparusahan tayo dahil sa kasamaang ginagawa natin. Mauna sana sa ating kamalayan na ang Diyos laging gusto tayong magbalik loob hanggat may pagkakataon pa. Yung magpakabuti hanggat may pagkakataon pa. Yung maging makatarungan, mapagmalasakit, may pakinabang sa kapwa, iniisip ang kapakanan ng kapwa hanggat may pagkakataon pa. Bago pa dumating yung pagkakataon na wala na tayong hininga at wala na tayong magagawa, naitakda na natin yung dapat nating gagawin. Naitakda na natin yung ating tadhana sa susunod na buhay. Ang awa ng Diyos, lagi tayong tinatawag sa katapatan. Sa katapatang ipinakita ni Tobit sa unang pagbasa, sa katapatang ipinakita ni San Bonifacio bilang ubispo't martir. At iyong katapatang ito kasabay ng pagbabalik loob ang siyang ipagdasal natin sa pagpapatuloy ng banal na misa. Na sa ating pagtanggap sa ating pong Jesus Nazareno, eh kahit papano naman, paunti-unti, kahit dahan-dahan, yung mga makasalanan, makasariling pamamaraan sa buhay ay unti-unti nating itama. Hindi dala ng kagustuhang mabigyan ng gantimpala, pero dala ng pagmamahal sa Diyos na nagmamahal sa atin lagi-lagi. San Bonifacio, obispo at martir, ipanalangin mo po kami. Magsitayo na po ang lahat. May pagninilay sa hamon ng Panginoon sa Ebanghelyo tungkol sa tungkuling mamunga. Ilagay natin sa harap ng Diyos Ama ang ating mga kahilingan. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ama,
gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ang mga namumuno ng simbahan naway makatanggap ng liwanag, kalakasan at pag-aalay sa katungkuling paggabay sa mga sumasampalataya sa panahon ng kagipitan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ang ating pamilya naway bigyang pansin ang diwa ng panalangin upang mapuno ang ating mga isip ng kapayapaan at kasiyahan na nagmumula sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Tayo naway mamunga ng pag-ibig, pagpapatawad, katarungan at kapayapaan sa ating buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ang mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit, naway huwag mawala ng pag-asa sa gitna ng kanilang dinaranas na pagsubok at kahirapan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Yaong mga namatay, naway makatagpo ng lugar sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Sa katahimikan ng ating puso't diwa, ialay po natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Isama po natin sa ating mga dasal, mga frontliners, health workers, lahat ng nagsisilbi sa ating bayan na sa kanilang tunay na katapatan sa paglilingkod ay nagpapakita ng paniniwala ng Diyos na kaya nating magbalik loob at maging matapat sa Kanya muli. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ama, ang iyong anak ay ang batong tinanggihan. Tinatanggap namin siya ng buong puso at may pananalig naming itinataas sa iyo ang aming mga kahilingan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita ang martir na si San Bonifacio. Tanggapin mo ang ipinagdiriwang na paghahain ng tipan at dangal sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa pagtanaw ng utang na loob namin kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Bonifacio ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi
sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Bonifacio, San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman.
Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi po ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo po agad sa bibig bago umali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo at maraming salamat po.
Announcement, Binyagang Bayan 2023. Sa darating po na June 17, 2023, araw po ng Sabado, magkakaroon po tayo ng Binyagang Bayan, handog po sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Ang mga edad na bibinyagan ay mula 0 hanggang 7 taong gulang. Sa mga nagnanais, maaari po kayo makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor, Cardinal Sin Building, mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Maaaring hanapin si Miss Shirley o si Miss Jocelyn, records staff ng parokya, para po sa mga detalye. Maraming salamat po. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pinaaalalahanan po ang lahat na huwag maging kampante sa banta po ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot po ng tamang face mask. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagdiwang sa paggunitang ginampanan at sa tinanggap ng pakikinabang ay humingi na iyong pagkalooban ng pakikiisa sa mga martir na banal sa pagsasalo sa pagkabuhay at tagumpay ng iyong anak na ipinahayag sa piging na ito bilang namatay at nabuhay na Mesiyas at tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maaalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,